Sabi nila, kahit na ano ang gawin mo, mabuti man o masama, may masasabi at may masasabi ang mga tao. Pag nakagawa ka ng masama, pag-uusapan kang tiyak ng mga tao at maraming sasabihin tungkol sa iyo. Pero kung gumawa ka naman ng mabuti, pag-uusapan ka pa rin ng mga tao at may mahahanap silang sasabihin tungkol sa iyo na hindi maganda. At yung ating Panginoong Hesukristo, naranasan niya yan. Kahit pa marami siyang bagay na mabuting ginagawa, may nasasabi at nasasabi pa rin ang mga tao. Buhay na ang mga Marites noon pa man. Sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoong Hesukristo ay kagagaling lamang mula sa kanyang pagmi-ministry. Siya ay nangaral sa mga tao, siya ay nagpagaling ng mga may sakit, at marami pa siyang magaganda at mabubuting bagay na ginawa. Pero narinig natin kung ano ang reaksyon ng mga tao. Yung mga kamag-anak niya ang sabi na babaliw na siya. Nasisiraan na siya ng ulo. Ang sabi naman ng mga eskriba, siya ay napoposes ng masamang espiritu. Kaya niya nagagawa yan. Kaya tingnan niyo po, no? Kagagaling lang ng ating Panginoon sa paggawa ng maraming kabutihan. Di lamang isang kabutihan, pero napakaraming kabutihan. Pero yung mga tao, imbis na mamangha, siniraan pa si Jesus. Sabi, naku, nababaliw lang kasi yan. Kaya niya siguro nagagawa yan. O di kaya naman, napoposes siya ng masamang espiritu. Pero yung ating Panginoon, sa gitna ng mga hindi magagandang sinasabi sa kanya tungkol, sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya, hindi siya nagpadala doon. Dahil pagkatapos ng kwentong ito, hindi naman siya tumigil sa paggawa ng mabuti. Patuloy pa rin siya sa pagpapagaling ng mga may sakit, sa pangangaral sa mga tao, sa paggawa ng maraming kabutihan. Hindi siya tumigil. Dahil para sa ating Panginoong Hesukristo, kaya siya naparito sa mundong ito ay hindi upang makamtan ang papuri ng mga tao. Pero kaya siya naparito sa mundong ito ay upang sundin ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. At ang kalooban ng kanyang Ama sa langit ay ang siya ay mangaral dito, mamuhay dito upang maligtas ang lahat ng tao. Kaya't yun lamang ang nasa isip at puso ng ating Panginoong Hesukristo. Gawin ang kalooban ng Ama para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At natural, kahit pa mabuti ang kanyang ginagawa, may mga taong hindi nagugustuhan ang kanyang ginagawa. Kahit pa napakaganda ng kanyang ginagawa, may mga taong ang nakikita ay hindi yung kagandahan, pero ang kapangitan. Bakit nga ba may mga ganong mga tao? Di ba na-experience nyo na yan siguro na sinubukan nyo ng gumawa ng mga tama, gumawa ng mga buti, pero parang sinisiraan pa rin kayo lagi ng mga tao. Magandang tularan natin ang ating Panginoong Hesukristo dahil ituloy lamang natin yung paggawa ng mabuti, yung paggawa ng tama. Dahil yung mga tao, may masasabi at masasabi. At bakit kadalasan yung mga ibang tao, puro kapangitan ang sinasabi? Sabi nila, ang lumalabas sa bibig mo ay nagmumula sa kalooban ng iyong puso. Kung magandang nasa kalooban mo, maganda rin ang mga sasabihin mong bagay. Maganda ang mga makikita mo sa mga tao. Pero kung kapangitan ang naroroon sa puso mo, alimbawa ay punong-puno ng galit, punong-puno ng inggit,
ang lalabas sa bibig mo tungkol sa mga tao kahit gumagawa sila ng mabuti, puro kapangitan, puro paninira. Kaya huwag kayong mag-alala sa mga taong patuloy na sinisiraan kayo o patuloy na puro kapangitan na nakikita sa inyo. Wala sa inyo ang mali dahil gumagawa kayo ng mabuti. Nandoon sa mga naninira ang mali. Kaya't napakagandang ipagdasal yung mga taong ganoon dahil sa puso nila hindi na siguro nila magawang makita ang kabutihan sa sarili nila, kaya tayo na lamang ang magdasal para sa kanila nang makita naman nila ang kabutihan sa kanilang puso. At ganoon ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy niyang ginawan ng mabuti ang lahat ng mga tao, kahit pa yung mga ibang tao ay hindi believe sa kanya. Kahit pa yung ibang mga tao ay sinisiraan siya, patuloy pa rin siya sa paggawa ng mabuti. At ipinakita sa atin ng ating Panginoon Hesukristo kung paano mabuhay dito sa mundo. Ang ating Panginoon Hesukristo, when He lived in this world, He was not living His life to earn the praises of people. Hindi siya nabuhay para maging popular, pero nabuhay siya sa mundong ito upang gawin ang nararapat, upang gawin ang tama, upang gawin ang kalooban ng Ama. Yun lamang. Siguro minsan kaya tayo nahihirapan sa ating buhay dahil gusto natin lagi mapuri tayo ng mga tao. Gusto natin lagi matanggap tayo ng mga tao. Gusto natin lagi popular. Kaya siguro, kahit ayaw natin minsan, ang ginagawa natin, yung ano sa tingin natin ay katanggap-tanggap sa mga tao, kahit minsan hindi naman ito tama. Dahil gusto nating maging popular, gusto nating tanggapin ng ibang tao. We want to find acceptance and affirmation from the people. But the only thing we should strive for in life is the acceptance of God. The only thing we should strive for in life is that God will be pleased with what we are doing and how we are living our lives. Kahit pa pagtawanan ka ng mga tao, kahit pa isipin ng mga tao, masyado kang makaluma, stick to what God is teaching through the church. Dahil ang katotohanang itinuturo sa atin ng Diyos, hindi yan nakabase sa pagiging popular. And many times, Jesus would teach people things which are unpopular. Sabi niya, love your enemies. Eh, napakahirap naman yan, lalong-lalo na sa atin. Kapag meron tayong nakaaway o meron nakagawa na masama sa atin, parang ang sarap ng feeling na gagantihan mo. It's so satisfying. Pero sabi ng ating Panginoon, love your enemies. Do good to those who hate you. Is that a popular statement? Hindi. Aayawan ka ng mga tao, sasabihin, nasisiraan na ng ulo ito. Abay, inaaway na nga ako ng iba, mamahalin ko pa sila, gagawan ko ng mabuti. Hindi, mas gusto kong ganito ang gawin. So Jesus uttered many unpopular statements. Sabi din niya tungkol sa kasal, what God has put together, let no man put asunder. Ano man ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Is that a popular statement? Hindi. Dahil lalong-lalo na sa ating bansa ngayon, ang usapin ng diborsyo, marami nagsasabi, lalong-lalo na sa mga mambabatas natin, kinakailangan na ngayon, napapanahon na upang ang ating bansa ay magkaroon ng batas tungkol sa diborsyo.
na pag-iiwanan na tayo, tayo na lamang ang bansa sa buong mundo na walang batas tungkol sa diborsyo, na para bang kahiya-hiya dahil wala tayong batas tungkol sa diborsyo. But Jesus spoke about divorce. And He spoke about the inviolable, the sacredness of marriage. That whatever God has put together, let no man separate. But in our world today, we look at divorce as the most convenient solution to marital problems. Na parabang kapag nagkaroon ng diborsyo, malulutas na lahat ng problema tungkol sa mag-asawa, tungkol sa pamilya. But we know that that is not true. Unang-una, ang epekto niyan sa mga bata. Kapag naghiwalay ang mga magulang, hindi lamang yung mga mag-asawa ang naapektuhan, pero lalong-lalo na ang mga anak na natotrauma sa mga relationships. And divorce does not solve the effects of separation. Dahil habang buhay, naroroon yan daladala ng mga bata. Kaya nga't ang ating Diyos, lagi niyang pinapahalagahan ang kasagraduhan ng kasal upang ito ay ating ipaglaban, upang ito ay ating itaguyod. Popular ba ang ganoong pananalita? Sa panahon natin ngayon, hindi. But the words of Jesus Christ would remain meaningful, would remain relevant. And as Christians, as followers ng ating Panginoong Jesucristo, huwag nating asamin na gawin lamang kung ano yung tingin natin ay popular sa mundo dahil ito ay uso. Marami sa mga usong bagay ay hindi naaayon sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't ano na lang ang gagawin natin? Sa buhay natin, tularan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Do not live to win the praises of this world, because any person who strives to win the praises of this world is leading his life towards perdition. But strive to earn the praises of God. Strive to earn the acceptance of God. Dahil ang katotohanan ng Diyos, hindi lamang ito hindi nagbabago, pero ito'y mga katotohanang nagdadala sa atin sa kaligtasan. At kaya naparito ang ating Panginoong Diyos ay upang ibigay sa atin ang katotohanan ng tayong lahat ay maligtas. Let us now all stand. Please.